Magandang umaga mga idol. Nandito tayo ngayon sa Tambo Marketplace sa lungsod ng Iligan City. Susubukan natin magtatanong dito sa mga nagtitinda ng pitsay kung magkano na ang halaga ng bagsakan ng mga farmers dito sa kanilang mga paninda na mga pitsay. Ay, dagan-dagan ra. 25, 30. Pila na ilabay ni Ron sa farmer day? Tingnan eh, pitsay. Pila ilabay nila? Ano? Oo. Depende. 25. Pinakaubos ang 25. Pinakaubos ang mga pitsay. Alam nyo ba na nakikita nyong atip ngayon ay bunga yan ng isang kilong binhi ng pitsay? Dahil kapag marunong tayo sa pagpipitsay, at mayroon tayong alam nito, ay tsak kikita tayo dito. Dapat alamin lamang natin kung ano ang mga pangailangan nito. Tulad nito, isang patubigan. Itong host na ito mga idol, ito ay nanggagaling dito sa bundok. Hanggang sa nakarating ito doon sa kanilang farm. Dapat ay alamin din natin kung saan tayo na area magtatanim upang sa ganun ay hindi tayo malulugi. Para unsa na imong gi-spray ron, nay? Para sa kwan eh, kaya manana pa. Unsa na siya kwan? Klase nga? Rampis o daitin. Rampis o daitin. Pero kan eh, di pa ni pwede maharbisan ron, no? Di pa, kaya sa dito pa po. Harbisan na. Gikan pag kwan? Lima. Lima kadlaw? Pwede na. Ah, ito mga idol, kapag inalagaan natin ang ating pitsay or taniman ng pitsay, tsak kikita tayo dito. Halimbawa nito, ngayong araw ay nag-harvest sila ng kanilang pitsay pagdating ng 28 days. Ang kanilang na-harvest ay umaabot ng 2 sako, ngunit hindi pa naubos ang kanilang itinanim na pitsay. Mandami pa itong naiwan na pwedeng balikan nila bukas. Pag-usapan natin ang income mga idol. Ang isang sako mga idol, ito ay humigit kumulang 100 ang kanilang natatali. 2 sako, ito ay bali 200 din ang kanilang natatali. Kaya ang income nila sa isang araw ay humigit kumulang 4,000 o 5,000. Depende na yan kapag may tatawad doon na kanilang mga suki. Kaya ang income nila per day, umaabot ito ng 4,000 to 5,000 per day. Malaking tulong na rin ito. Kaya lang dapat alamin natin kung ano ang tamang pamamaraan ng pagpipitsay. Upang sa ganun ay di tayo malulugi sa ating mga gastusin, lalo na sa mga seedlings at mga labors sa ating mga tao. Halimbawa nito mga idol, itong nakikita nyo na atip ngayon, ito yung bago nilang napundar sa kanilang itinanim na pitsay na ang kamahalan pa ang pitsay, umaabot ng 50 per bandol. Para unsa na imong gi-spray ron, nay? Para sa kwan eh, kaya manana pa. Unsa na siya kwan? Klase nga? Rampis o daitin. Rampis o daitin. Pero kan eh, di pa ni pwede maharbisan ron, no? Di pa, kaya sa dito pa po. Harbisan na. Gikan pag kwan? Lima. Lima kadlaw? Pwede na. Ah, so mga idol, mayroon na tayong dagdag kaalaman tungkol sa pagpipitsay. Mau naik para piste naik? Kena siakaron?
Ah, para padahon. Dahon nga mo. Maulan. Mula para pananam. Mula para dito naman mga idol, ipinapakita dito ang tamang sukat ng paglalagay ng kanilang mga pesticide at ng pagpapaganda ng mga dahon ng pitsay upang sa ganon manatiling malusog ang inyong mga pitsay. Mga idol, kailangan alamin natin kung ano ang mga pangangailangan ng ating pitsay o taniman upang sa ganon hindi ito mapilyor. Sabi kanina mga idol, kailangan natin ng tubig. Ito ang dapat natin tingnan kung mayroon bang mga tubig or kung pagkukunan natin ng tubig. Ito ay nanggagaling sa bundok kaya hindi sila nahihirapan sa kanilang pagkuha ng tubig. Mga idol, ang advantage nito kapag mayroon tayong tubig na source ay kapag panahon ng tag-init, hindi tayo nahihirapan sa pagdidilig sa ating mga taniman. Ang isa pa nito mga idol, nakakasib tayo kasi ang ginagamit natin na tubig ay flowing. Kaya walang lugi kapag panahon ng tag-init.